Ano po ang masasabi niyo sa challenge ng isang TV host na i-stop niyo po ang traffic sa EDSA at ganunin po ang probinsya niyo? Bakit naman dumating tayo dyan? Para lindol lang yung kinistop ko, eh dumating pa yung challenge na ipa-stop ko daw yung probinsyano o kaya yung sa EDSA. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? Ikaw, magpili ka. Kailan mo gustong i-stop? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan? Ikaw, pili ka. Baka sa apat na buwan, hindi lang yung probinsyanong may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. So yung kung tayo ilalagay ng Diyos sa influence sa tao, halimbawa, network ka, malakas ang influence mo sa tao, sikat ka, malakas ang influence mo sa tao, huwag kayong masyadong magsalita ng medyo payabang. It is like yung noon, yung kapitan ng Titanic, because it is the biggest ship that was ever built. Talaga napakalaki at marangya. Nung sumakay na yung kapitan, sabi niya, even God will not be able to sink the Titanic. Maiden voyage, hindi pa nangalahati, bumangga sa glacier, nawakwak yung gilid, patay ang napakarami, lumubog. Ito namang Beatles, nung kasikat-sikatan nila, sinabi ni John Lennon, di magtatagal, wala ng Bible, kasi masikat pa kami kay Jesus Christ. May taong nagpapirma sa kanya sa New York, nagpa-autograph, pagtaliko niya, binaril, may sira sa ulo, 22 caliber lang, patay siya. May isa namang sikat na naging artista ang anak niya, naging sikat din. Nung pupunta na siya sa isang bayan para sa kanyang kasikatan, sinabi ng nanay niya, my daughter, do not forget to bring Jesus with you. Sabi nung anak niya na sikat, si Jesus, wala nang upuan dito, puno na kami. Doon mo lang sa compartment ilagay. Sinabi niya sa nanay niya. Nung sila ay nag-travel na by land, bumangga yung kotse nila, napipi yung kotse. Namatay silang lahat sa loob. Pero yung compartment, hindi na ano, kahit konting galos. Nung binuksan ng compartment, puno pala ng itlog. Walang nabasag ni isa. Kasi doon nila nilagay si Jesus. Sabi niya, doon mga compartment nilagay. So, ang lesson ng mga ganon, huwag magyabang. Tinan ninyo si Ali, I am the greatest. Eh, nung katapusan ng panahon niya, gaganon-ganon na lang siya. Oh, instead of saying God is the greatest, marami pa dyan. Marami pang nagyayabang na ganyan. Si Michael Jackson, nung panahon niya. Oh. So kayo, pag kayo nasa entertainment at masyado na kayong sikat, pati yung network ninyo masyadong sikat, think about helping humanity. Amen. Think about being an example to others. Amen. Think about being an example to the next generation. Kaya ako, wala akong kinikilingan na tao. Alam niyo bakit mahal ko si Bossing Vic Soto, pati yung programa niyang Itbulaga. Tingnan ninyo ang ginagawa nila para sa tao. Hindi nila ipinapatutsada. Gumagawa sila ng mga paaralan. Tinutulungan yung mga nandoon sa mga barangays. Kaya in-invite ko sila dito. Mahal ko siya at ang kanyang programa. Na yan ay magpapatuloy kahit kailan pa man. Kasi may pagtulong sila sa kanilang kapwa. At ako, sa kanilang mga jokes, natatawa ako kasi mga humor na maganda. Pero ang example nila sa sangkatauhang Pilipino, napakaganda. Hindi kabastusan, hindi kalokohan, hindi yung pagyurak ng mga honor ng mga tao, hindi yung ipahihiya ka, pagtatawanan ka, at your expense, gagawa sila ng joke. So hindi pagpapalay ng Diyos ang mga ganong mga klase. Kaya si Boss Vic Soto,
Mahal na mahal ko yan at ang kanyang mga ginagawa para sa masang Pilipino. So kung manunood man kayo ng entertainment, eh nandyan yung mga kapupulutan natin ng mga magagandang aral. Pero yung iba dyan, eh wala na akong masasabi sa kanila. Pero yung challenge mong yun, hindi lang ako nakarinig nun, kundi ang Diyos nakarinig nun. So, hindi kita hahatulan. Hihintayin ko na lang kung ano ang kalalabasan ng challenge mo na pahintuin yung, sinabi mo, pahintuin ang traffic sa EDSA. Paano kung pahihintuin? Nahinto na. Dapat mong sinabi, pabilisan. Pabilisan ang traffic. Let traffic flow. Paano kung pahintuin? Nakahinto na nga eh. Naging parking lot na nga ang EDSA eh. Nakahinto na. Paano kung pang pahihintuin ang nakahinto na? Hindi siguro yung right word na sinabi mo. Pabilisin. Ipabilis ang traffic. Ang traffic flow ipabilis sa EDSA. Hindi ikaw lang nananalangin yan. Tayo lahat nananalangin yan eh. Di, intay natin yung challenge mo. Sabi, paintuin si Provinciano. Wala naman akong pakialam doon sa Provinciano niya kung ano. Pero dahil tinyalens mo, hindi ako magsasalita. But the challenge is accepted. Pero hindi ako magsasalita. Hintayin ko na lang. Okay?